Sabi na ako sa inyo na mag-film ako about sa reason kung bakit namin pinili ang New Zealand. And gusto ko lang sanang sabihin na pasensya na sa mga hindi ko ma-shoutout sa video na ito. Kasi nakapag-film na sana ako ng video ng topic na ito. Nakapag-film na sana ako ng video about this topic. And nakapag-shoutout na ako sa mga nagpapa-shoutout. Pero nag-corrupt yung file sa phone. So kailangan ko siyang i-redo. Actually, na-film ko siya before kami nag-holiday, nagpunta sa Wellington. But yeah, I will film it again and then hopefully, yung mga mas-shoutout ko dito is sila lang yung mga nagpapa-shoutout. And kung hindi man, just comment it down below guys and I will surely get to it on my next video. And also, before anything else, para sa mga bagong subscribers ko and sa mga viewers na bago lang din sa channel ko, my channel is about my life here in New Zealand, especially sa trabaho ko as a dairy farmer. And I do lifestyle vlogs and sometimes reviews about the things that I buy online. It may be like technologies or like
clothing and stuff. So, yes. So, welcome sa channel ko and sana magustuhan niyo itong video na ito. Now, let's get started to it. Bakit nga ba pinili namin ang New Zealand kumpara sa ibang countries, sa ibang first world countries? So, una muna sa lahat, nung bata pa ako, when I heard about New Zealand, I always think about nature, I always think about the green, sceneries, and like animals, and there'll be like more cows, more sheep, rather than people. And hindi naman ako nagkakamali doon. Kasi up until now, mas marami pa ang sheep nila dito, pati baka, kumpara sa tao. Now, as I said before, na yung New Zealand is very expensive. Yung cost of living ng New Zealand is very expensive. That is definitely true. Kung ikukumpara mo siya sa Australia or sa Canada, doon, mas cheaper yung cost of living. Dito, sobrang expensive. Pero, yung binabasihan kasi namin dito is yung about sa dairy industry. So, una namin tinignan is yung weather. So, kung ikukumpara namin ang Canada sa New Zealand, as a dairy farmer, yung weather doon sa Canada, it will get really, really cold. Like, it will get like a minus 10 or minus something. So, we don't want to farm with that type of with that kind of temperature kasi mahirap siya and sobrang lamig, baka hindi namin makaya yung lamig. So, cross out na yung Canada and this country yung pinili namin. And kung ikumpara mo na naman siya sa Australia weather-wise, yung Australia sobrang init din. Yung Australia kasi yung mga dairy farming nila is nandoon sa malayo siya sa mga big cities, and doon na part is sobrang init, kaya cross out la din namin ito. While dito sa New Zealand, they have four seasons: winter, spring, summer, and fall. Although yung winter naman nila dito, it will get like negative 5 at some places dito sa New Zealand. Pero may mga areas din, most of the areas, especially sa North Island, hindi siya nagsusnow, it will get minus 5. Pero hindi siya ganoon ka cold, hindi siya ganoon ka like parang hindi mo na makayanan yung lamig kasi may mga thermals naman, pwede kang magsuot ng gloves. So yun. So about sa weather, yun yung nanalo yung New Zealand. So the quality of living here in New Zealand is very high. Let's say for example, sa healthcare nila, excellent quality service sa kanilang healthcare. If you're holding, let's say for example, if you're holding a temporary work visa for 2 years, you can, correct me if I'm wrong ha, you can benefit sa kanilang public health system na free of charge or low cost. So, yun pa lang, it's very good na, especially kapag may asawa ka and yung asawa mo is nagbuntis, you can get a free checkups and yung free na panganganak sa public, which is very expensive kung hindi ka makaka-benefit dito. Kaya ang ginagawa ng ibang mga kababayan natin na pag nagbuntis yung asawa nila at hindi sila, hindi 2 years yung visa nila, yun bang 1 year lang and then renewable lang. So ang ginagawa nila is pinapauwi nila yung mga asawa nila para dun manganak sa Pinas. Kasi dito, kung hindi ka hindi ka makakapag-benefit sa kanilang health care service, it will cost you a lot. Yung panganganak lang mismo, it will be like 10 or 12 New Zealand dollars. And yeah, sobrang expensive na nun guys. And isa pa sa quality of life nila is yung work-life balance nila. So binabalance talaga nila yung trabaho at yung life. They make sure na after work, kahit na anong oras yung trabaho mo matapos or kahit na ilang araw yung roster nyo, they always find ways to be with their family and to do something that they love to do health-wise. Kasi yung mga Kiwis guys, they love outdoor activities. They love to run, they love to walk, they love to play rugby, they love to do sports. Pero mostly makikita mo yung mga Kiwis na nagjo-jogging sa gilid ng highway, yung mga ganun, nagbo-biking. So it is very important para sa mga Kiwis na mayroong balance sa work and life nila dito. Kaya
kami ni Mike, kami dito kahit na nagtatrabaho kami ng yung hours ng work namin is very long and yung roster namin is very long. We always make sure na pag nag-day off kami, pumupunta kami sa mga lugar like namamasyal kami sa mga parks. And marami kasing sobrang ganda kasi ng scenery dito sa New Zealand. They have magnificent landscapes and they actually offers a combination of everything like sandy beaches, beautiful mountains, rivers, lakes, and much more. Many, many more pa guys. Pero kung yung mga beaches dito guys ha, if ako lang yung tatanungin, kung ikukumpara mo siya sa atin sa Pilipinas, malayo, sobrang layo ng mga dagat nila dito sa atin sa Pilipinas guys. Sobrang ganda ng mga beaches natin sa Pilipinas, especially na yung Palawan. Wala silang ganung kagandang beach dito eh. But aside from that, yung mga forest nila na maintain talaga nila and na-preserve talaga nila yung natural na mga puno na nandoon sa kanilang forest. They try to eliminate the pine trees sa mga forest nila dito. So, nagsispray sila ng mga trees na hindi nila gusto, yung hindi native sa kanilang forest para ma-maintain yung mga native na mga halaman sa kanilang forest, which is really good. And dito lang sa Mount Taranaki guys, they have that really cool place. You're gonna walk like inside sa mountain and then you'll see that mossy entrance na parang nandun ka sa movie. Meron ganyan din sa Pinas eh, doon sa Mindanao. Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung saan, pero na-feature yun sa Jessica. Ganun siya kaganda. Yung feels, ganun siya guys. So, ayun. Kahit na saan ka magpunta dito sa New Zealand, even sa South Island or dito sa North Island, pero yung, para sa akin lang guys ha, yung favorite place namin ni Mike, yung favorite na lugar namin is sa South Island, doon sa Mount Cook, Hanmer Springs, sa Queenstown, doon banda. We really love that area kasi sobrang ganda. And dito naman sa North Island, meron ding ibang aspeto ng pagkaganda ng lugar dito sa North Island kumpara mo sa South Island. Sobrang linis and sobrang linis ng lugar guys and safe din siya. Although meron namang crime, pero hindi mo naman yun maiiwasan eh. Wala namang perfect na country, meron talagang crimes. But kung ikumpara mo siya sa atin sa Pinas, sobrang safe dito. Minsan nga natutulog or umaalis kami ng bahay nang hindi na nilalock yung bahay. Open lang siya, even the door is open. Except kung doon ka nakatira sa syudad, especially sa Auckland, madaming mga nangyayari doon. Maraming mga sinishare yung ating mga kababayan na pangyayari na sometimes daw may kumakatok sa pintuan nila like 12 midnight and then nakakatakot yun, diba? So, yung mga ganun na mga instances. Pero yung mga na-experience naman namin dito sa countryside, wala pa namang ganun. Wala pa rin, hindi pa rin kami naka-experience ng racism, kaya sana rin, knock on wood, na hindi kami maka-experience ng ganun dito. Yung education system nila dito guys, sa pagkakaalam ko, it is recognized around the world. But hindi ko kasi siya na-experience, kaya hindi ko siya ma-explain. Pero sa lahat ng mga nababasa ko at naririnig ko, yung quality ng education dito sa New Zealand is one of the top. I think nasa 7 yata yung quality of education nila sa isang survey, nag number 7 siya around the world. Isa pa pala is yung salary guys. Dito sa New Zealand, kung ikukumpara mo sa Canada, sa Australia, maliit talaga yung sahuran dito ng dairy farmer. Even sa ibang trabaho, mas maliit dito kumpara, kung ikukumpara mo doon sa kanila. Marami ng mga kababayan natin na lumipat from here to Australia. Kasi doon, mas madali rin yung residency. Mas malaki yung sahod. Kaya, yun. Lumipat sila. Pero sa amin, we love the place. And dito naman, kung masipag ka lang, mabubuhay ka. Yung sinasabi nga ng ibang mga kababayan natin dito, yung nakausap namin sa Asian sari-sari stores, yung may-ari doon, they say na dito nga kahit na dito nga hindi ka yayaman. Hindi ka talaga yayaman, guys, kasi worker ka lang naman. Hindi ka yayaman pero ma-enjoy mo yung life mo, like yung
work-life balance. Kasi, pwede kang, may day talaga na pwede kang mamasyal lang, pumunta sa mga parks. Kasi yung mga parks nila dito, walang entrance. And sobrang ganda ng nature. Or mag-fishing ka lang, yung ganun. So, kahit na dito, kapag worker ka, hindi ka talaga yayaman. Sobrang expensive ng cost of living dito, guys. Mga services and stuff, sobrang expensive. Pero, since we really love the area, since we really love the place, kaya dito namin gustong magtrabaho. Andito namin gustong, if papalaran lang naman, di ba, maganda dito mag-retire and maganda magpalaki ng anak. Libre yung pag-aaral until yata sa high school. Isa din sa reason kung bakit mas pinili namin ang New Zealand kumpara sa Australia, it's because of the poisonous and venomous animals na nandoon sa Australia. So dito sa New Zealand, guys, wala predator dito. So walang snakes, walang mga spider na yung may venom, walang ganon, walang mga crocodile, wala talagang predator dito, guys. Yun lang sigurong sinasabi nila na, pero hindi naman siya nangagagata, hindi siya predator. Inaano lang niya, parang tinutuhik, ano ba yun sa Tagalog? Tinutuhik niya yung rubber ng car niyo. They call it kea, isang bird na sobrang ganda. Para siyang parrot, but it's bigger than parrot. Ipapakita ko siya dito sa side na ito, guys. Ipapakita ko yung picture niya. Hindi siya predator, guys, ha? Pero sometimes may instances na nang-attack siya ng tao. So yun, sa Australia kasi, kapag nag-farm ka, di ba, syempre, nasa bukid ka and nakakatakot lang kasi may mga ahas doon eh. Dito walang ganun. So yung pakiramdam mo is hindi ka worried kasi wala namang mga ganyan. And yung nature nila dito sobrang outstanding. Maraming mga pelikula na dito na shinoot. Say for example yung Last Samurai, dito siya shinoot, guys. Dito sa Mount Taranaki, hindi siya sa Japan, guys. Ito yung kinuna nila na mountain doon sa Last Samurai. Kasi cone shape siya. Pero cone shape lang siya kapag dito ka na banda sa amin. Kasi kung doon ka sa kabila, meron siyang isa pang mountain na maliit. Na para siyang anak, para siyang buntis. So hindi siya cone shape doon na area. So dito lang na park, pag tiningnan mo siya, cone shape siya. Kaya yeah, dito nila yung shinoot. Isa pa is yung Chronicles of Narnia. Nakamunta din ako doon, ilalagay ko yung picture dito. And then what else? Of course, yung sa yung The Hobbit. Hobbit na shinoot nila sa may mata-mata. Merong area doon na pre-reserve nila, ginawang pasyala ng mga tao. Yung mga movies ni Tom Cruise, nag-shoot sila sa Queenstown yung Mission Impossible na bagong labas. Yung kalaban niya doon si Henry Cavill ng Superman. So doon din sila nag-shoot sa Queenstown. And maraming mga artista, mga Hollywood actors na gustong manirahan dito. Si Ed Sheeran, pinupush talaga niya na magkaroon ng citizenship dito. But I don't know if he got it. I think hindi pa. So mag-shoutout na ako, guys. Pasensya na sa mga hindi ko nasama dito, guys, ha? Kasi nga, yun, sabi ko kanina sa inyo na nag-corrupt yung unang na-film ko na video. Kung hindi ko man kayo nasama and nag-comment kayo before, please comment it down below, guys, yung name ninyo na ipapashoutout ninyo and I will surely include you sa aking next na video. Now, konti lang ito, guys, ha? So, nagpapahay si Lara Arotenvi. I'm not sure if I pronounce it right, ha? Nagpapahay siya kay Ma'am Fe Buena na asawa niya kasi palagi na siyang nanonood ng vlog ko. Thank you po, Ma'am Sobra. Maraming salamat po sa panonood. Kay Sir Ryan Fajardo and kay Ariel Liba. Taga Bohol daw sila and first batch sila ng Zealandia Tanhai City Negros. So hello sir, good luck po sa inyo. Sana makarating din kayo dito. Kay Sir Kenneth Mangaliag, isang dairy farmer sa Taiwan. Hello sir. Kay Sheila from Carmen, Cagayan de Oro City. Hello Ma'am Sheila. Kay Sir Alex Graham. Hello Sir Alex, thank you po so much for watching sir. Kay Sir Joseph Hita rin. Thank you sir for always watching. So yun lang yung mga nakuha kong mga names, guys, na nagpapa-shoutout kasi hindi ko na nahanap yung iba. But thank you so much, guys, for watching and sa pag-support ninyo palagi sa videos ko. I know na medyo matagal akong hindi nakapag-upload kasi yun nga, supposedly may mga
videos na ako na nakastock pero nag-corrupt nga siya. Yeah, and I just wanted to say congratulations kay Ma'am Ann Huson na nanalo doon sa aking giveaway. And probably mga 18 or 19 isi-send ko na yung giveaway niya. So maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Magbibihis na ako and magluluto para kumain. It's already 6:30 or nearly 7 na yata kasi nakarating kami ng bahay. Yes, 6:30 pala kami nakarating ng bahay. So 7 PM na ngayon and kita niyo naman, maliwanag pa. Doon na side maliwanag pa. Nasa shade kasi ako eh kaya hindi masyadong kita yung sun dito. But yes, kasi nga daylight saving na, so 5 hours na yung advance namin from the 5 hours na yung advance namin sa Pilipinas. Kapag natapos na yung daylight saving, 4 hours lang yung advance namin. So maraming salamat po sa mga nanonood at nagsasubscribe sa akin at nagsusuporta. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.